Hello guys, welcome back to my channel, John and Family. Guys, sana samahan niyo ako ngayon sa bago kong DIY na electric fan. I-convert natin sa DC electric fan na supply niya is DC 12 volts. Ito ay 15 watts. Guys, itong motor guys, model ito is 755. Nabili ko sa online. Mura lang, 395. So, convert ko yung electric fan ko para sigurado makatipid kasi from 55 watts tapos maging 15 watts. So, malaking bagay sa pandemya. 24 hours yung electric fan ko. So, meron na ako nagawa nga dito guys. Pangatlo na itong ano. Sana samahan niyo akong mag-subay bayan o panoorin ano akong ginawa para baka ma-interest kayo, makatulong din ito sa inyo gumawa. Hindi naman mahirap, madali lang gagawin ng conversion. So tara guys, samahan niyo ako guys. Hello guys, good evening. Meron akong naabalahan, magpupuyat ako ngayon kasi dumating yung order ko sa Lazada na ay ito ay DC motor 755 model siya. May project na naman ako guys, ang pangatlo kong DIY nga DC electric fan. Yun guys, DC electric fan na yan. Yung supply niya yun sa computer, power supply gamit ko. Tapos yung isa ano din DC, pangatlo na to sa akin guys. Sa totoo talaga nakatipid guys pag ito, at saka maganda pa ang tunog pag DC guys, saka maganda ding hangin guys. Ito lang, di ko nilagyan ng ano controller. Ito may controller yun, pahina kasi malakas talaga yun. Ito direct talaga kasi ano, 12 volts doon kasi 24 volts medyo malmahal kasi so. Pero nagustuhan ko ito guys kaya nagbili ako uli. So yun ang project natin guys. Meron na naman akong nabili sa magbabakal. Ito guys, yan o, ganda kaya na ano ako, na interest ako. Wala lang ano, hindi, wala na to sa taas, kaya ganito lang to. Kaya, yan o, nas bakal, binili ko na 50. Ito, mga kahoy lang to guys, kinahoy, tapos ito. Itong para, pang ano niya, adjust, kayo ko pataas. Binili ko to, yan binili. Ito, lumanda itong, ano, electric fan. Ang sakit dito ay grounded na madali mag-init. So, ano ko lang guys. Pakita ko sa inyo. Paano ito na nagawa. Ayan guys, tinanggal natin ito. Ayan. Tinanggal natin ang flower o asang ang bushing. Wala na. Nilinisan din natin sa sobrang dumi. Ito din guys, ano ko na rin. Tinanggal ko na rin din ng mga windings niya. Tapos ito. Tinanggal ko na rin ng flower at saka yung bushing. Tapos binawasan ko para magkasya yung ano. Hang on guys.
kasi yung motor. So tingnan natin yung motor ngayon guys na nabili ko sa Lazada. Yan guys, unboxing natin. Maganda naman sa pagkabalot. Thanks to Lazada. And thanks to seller din na adobo. Naka ano pa, bubble wrap. So maganda. Ano yung pagkabalot na. Yan guys. So, maliit lang ito yan. Protected ito guys. So, yun ito ang forma guys sa Daisy guys. Yan. Ito na may adapter na siya guys para sa fan blade niya. So yun ang nagawa ko niya guys. Yan, nabili ko lang din yan sa magbabakal. Maganda kasi para classic nga pagka forma. So na-interest ko pa guys. So successful naman din DIY. Kung gusto niyo panoorin yan, naka-upload yan sa channel ko. Pati yung isa, yung 24 volts, naka-upload din yun sa channel din. May ano controller din guys, pahina at saka pataas. Ito direct na lang to guys kasi kung nalagyan ko pa ng controller masyadong mahina. So yun ang ano na diretso drive na lang. Pero okay na. Maganda, abot na nga dito sa akin. Layo na ako pero ang lakas pa rin yung ano. Yung hangin niya. So yun na guys. Pwede din sa likod meron ding adapter para sa mag-rotate yung ano niya, fan niya. Yun lang, hindi ko nilagyan dahil yung pagka-mounting kasi ano doon sa likod iba kasi sa ano mga electric fan, iba yung klase na yun sa hindi ko na ganun na lang. Pero pwede mo maikot-ikot manually lang, walang motor. Isa depende na lang sa'yo. Toto kang palagi. Yan na guys. Nilagay na natin yung stator. So, ano yan. So, ilagay na rin natin ang motor guys. And then, lagay natin. So, lagyan din natin ng foam guys. Oh. May mabili naman gums, foam sa mga ano electric fan parts nagbibinta. So, tama-tama lang talaga guys. Ang butas niya guys. Talang kasya siya. Kailangan ilagay mo rin guys para makatulong niya maghawak sa kanya. So ganun lang dyan guys, inalo din lagay yes. Saan yan? Ano mo lang sa butas kasya, o yan yan na yan na guys. So tama-tama lang, ano mo rin guys ang ano para di mag short yung terminal niya. So medyo i-away mo guys. Ano muna natin guys. Hindi na mag-short yan guys. Para di ka rin mahirapan maglagay ano. Ayan, angat mo lang guys. Tapos terminal mo lang ano niya dyan. Hindi na isolda. Ayan, mag-putin natin kasi. Masyado na. Pinahirapan ang sarili natin. Huwag na lang pahirapan. Yan na lang guys. Iangat mo na gano'n guys. Yan. Yan o. Tumba mo lang. Ulit. Yan. Okay. So, i-arrange mo lang. Hindi ka mahirapan maglagay sa ano. Saan mo eh. Dito sa taas. Yan. Isa. Yan. Dito din ang isa. Hindi ko lang mahilapan mamaya pag ano guys. Ayan na. So ilagay natin guys. Both kahit dalawa lang. Wait din muna. Baga AX lang style. Ayan. Ang madali lang ang matrabaho na dito guys. Yung pagtanggal ng mga winding niya. Coil niya. Pag makuha mo na yun, wala na. Hindi ko na lang pinakita sa inyo guys. Matagal talaga. Ito na lang. Kabuhuan lang. Nalinis. Ganun naman lang talaga. Papunta naman talaga dyan. Ito na guys. Ang i-wiring natin guys. Ipasok natin dito guys. Para dili pa
maano yung wiring guys, makita. Tanggalin muna natin guys para yan. Pasok na lang yan sa baba. Salubungin na sa ilalim guys. Ayan ha, bumutin lang. Lagyan ng allowance guys. Tapos nag ano na tayo guys, naglagay na tayo ng terminal lag na yellow lang to guys, wala akong ano eh, wala akong black, red o black, dapat sana yellow na lang. So dito, dito ang positive guys, na-check na to eh. Sinagay yan na to guys, yan. Siguraduhin lang di naka-ground para walang short. Dito sa ilalim guys, itong isa ang ground. Makita guys. Ayan. Okay. Meron na tayong wiring guys. Ayan natin guys. Lagyan natin ng lock para di magalaw-galaw. Yan na guys. Okay. Ito alawans na para. So next guys, bugan natin ang pwede na ito mag-andas guys. Symbol natin kaya para makita ninyo yung ikot. Bugan natin ang fan blade. Makita ikot talaga ito. Ayan. Ano na natin yung wiring eh. Hindi ko lang na tayo naglagay ng switch. Lagay tayo ng masaksak natin. Lagyan natin ng koneksyon ang dulo. Temporary lang para check muna natin para di baka palpak di tanggal-tanggal na naman tayo. Mabuti yan. Diretso-diretso na. Di ba? Guys, lagyan natin, co-connection natin. Para supply natin. Direct drive naman ito guys eh. Wala pa itong switch. Pero lagyan muna natin ng ano guys, blade. Mukhang makita ninyo ang umiikot. Ayan. So, lagyan natin guys.
Oo nga, meron bang connection? Natin. Yan guys. Yan lakas niya. Gawa natin ng control yan guys, which gawa natin paano ang connection. Pero ayan, gumagana na. Ito na guys ang switch niya. So doon sa ang AC to guys, ang ginagawa may tatlong wire dyan. First, second, and third. So dito yung AC. So ang gagawin natin guys dito, puputulin natin itong B plus. Dito natin yun ang source. Tapos dito ang drain. Bakit may ano diode dyan guys? Ito mga ordinaryong diode lang ko guys. IN5004. Ordinary lang to, 1 ampere. Yan. Dito sa number 1, dito negative, positive dito sa number 2. Naka-series lang to eh. Dito naman negative, tapos dito positive. So pag switch nimo sa 1 guys, so may drop voltage kasi ito diode guys. So dalawang diode drop voltage, so bumaba ang voltage. So hihina talaga pag ang labas dito kasi may drop voltage itong dalawa eh. So nabawasan ang voltage supply, hindi na 12 volts, so hihina. So pag dito naman sa gitna guys, isa na lang drop voltage, so nadagdagan yung voltage niya, lumakas konti. Pag dito na sa number 3 guys, wala nang nagda-drop voltage, direkta na siya connection sa B plus. So yun ang palakas man, number 3. So ganun lang ang paglagay ng switch guys. Hindi ko na pinakita ang pagsolda, pero yun ang procedure eh. So diyan, dumaan sa number 1 selector switch, so bumaba ang voltage dahil sa dalawang diode drop voltage, so hina ang ikot. Pag dito nabawasan ano isa, so isa na lang nag ano ng drop voltage, so lakas konti yung ano ikot. So pag dito na i-switch sa number 3, lalakas na kasi direkta na. So sana nag-gets niyo guys ha, yun ang ano na ano doon procedure sa paglagay ng ano sa DC pag maggawa ka ng selector switch. Ito na guys, pinutol na natin yung B plus yun na banggit ko sa una. Ilagay natin ang switch. Ayan. So yung source guys, yung sabi natin ang source dito yan sa dito ang sa AC. Ito DC naman to, dito natin ano. Wala na guys, iba na pag thunders na eh, hirap na pag ano, hirap na magtingin sa ano eh, labo eh, katulad noon. So ito guys yung load, dito tayo ilagay sa number 3 guys, dito number 3, so pangalawang positive. Ito yung number 3 guys. So positive sa diode sa pangalawa. Hindi naman pwede dito kasi negative na. So dito yan. Ano na
na lang guys. Okay. Sabi ko na lang. Ay, dito na lang talaga sa mga. Gusto ko siyang madalian eh. Ay, madalian na tagal ko rin. May ano na dyan. Yan. Sana kayo guys. Magkano ba yung switch natin? Ayan guys, subukan na natin guys, nasaksak natin temporary. Saan bang one dito? Trace pala yun ang one sa right. Ayan ang one niya. May naina Humberto. Yan, malakas-lakas number 3. Yan, lakas na. Off. Yan na guys. Okay, ang ano natin guys ha? So, finalize na yan guys. Lagyan natin na ng cover. So, kaya nakita naman ninyo kung gumagana yung ano natin, no, one siya, yan, number 2, yan, yung lakas-lakas, marinig, number 3, 0, yan guys, okay na, so, baguhan ka dito guys, uno pa daan sa channel, please subscribe my YouTube channel, John and family, like and share and comment and click the notification bell para updated ka sa mga video na upload ko, DIY, tutorial or repair. Ang dami kang makukuha dito guys, na kalaman i-share ko sa inyo. Kahit paano, try my best na maintindihan ninyo ang mga ina-upload ko o ipapaliwanag ko. So, yan guys. Thank you for watching. To God be the glory.